top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Piling na piling ko sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Tumatalakay sa maiinit na isyu ng bayan, bumapatikos, bumabanat, walang takot na nagsisiwalat sa maling gawain ng mga taong gobyerno, nagseserbisyo publiko. Pakinggan para hindi maging mangmangsa nangyayari sa lipunan, Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi sa DWBL 1242. Lapid Fire ni Percy Lapid. Totoong balita, katotohanang komentaryo. Lapid Fire. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakakuan. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo. Pero hindi mo pinatulang. Cool ka lang. Ang ganda kako. Tira mo kako yung si Percy kako. Magaling talaga. Talagang kako. Maganda ka makiharap sa tao. Congratulations. Babati lang ako sa'yo. More power. Keep it up. Percy Lapid Fire. Tapang mo'y kakaiba. Walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga korap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno. Kinigiba, basta't mali, inabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno. Pating ikaw man ay politiko, walang sinisino. Percy Lapid Fire. 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 Percy. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, Basta Tabloid, Hataw. Sika Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong sumasa inyo ang palatuntunang Lapid Fire. Tayo po ay napapakinggan Lunes hanggang Biyernes, pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Dito po yan sa himpilang DWBL 1242 sa inyong mga talapihitan. Muli po tayo mag-aanyaya sa ating pagtatanghal ngayong gabi. Natatampukan ng mga pagtalakay sa mahalagang issue na ating pag-uusapan. At sa bayan po'y napapakinggan tayo o napapanood tayo sa ating pong FB Live.
Sa mga nanonood, meron po tayong chat room. Maari po kayong mag-type ng inyong mga reaksyon at pong babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. Samantala, dito po sa ating himpilan, meron po tayong numero kung saan maaari kayong tumawag at mag-text para po sa inyong mga reaksyon. Ang numero po ay 0915-707-0625. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Sunod-sunod po ito mga kaibigan sa survey po ng SEAP. Ito'y mga ano ito ha, mga paaralan po ito. Kung saan lahat ng paaralan ay nanguna si Vice President Lenny Robredo. 11 lalawigan po na may mga paaralang Catholic schools, nangunguna ang Robredo Pangilinan Tandem. Ang Catholic Youth Group naman po ay inendorso rin si Vice President Robredo sa pagtakbong Pangulo. Ganon din po naman itong Philippine Bar Association. Ito po ay samahan o matandang samahan ng mga abogado dito po sa ating bansa. Ganon din si dating Chief Justice Hilario Davide. Inendorso po si Vice President Robredo sa pagtakbong Pangulo. At narito pa, mga kaibigan, hindi pa tapos. Ang Saint Scholastica's Nuns o mga madre. Inendorso rin po ang tambalang Robredo at Pangilinan. Iyon yun eh. Medyo matagal-tagal pa lalakbayin natin, ikitang-kita na ho natin mga kaibigan, ano ho. Hindi ho ito, ano ha, hindi ho ito fake news. Hindi ho ito mga troll. Hindi ho ito SWS, hindi ho Pulse Asia, at kung ano-anong nababayarang survey. Akalain ninyo, pagkatapos pong magretiro sa COMELEC, ito pong dating chairman ng COMELEC, aba, itinilaga naman sa Korte Suprema. Talagang ika nga po, hanggang sa dulo ng walang hanggan, ano po, ipagpipilitan eh. Kasi nga naman, yung Korte Suprema, majority rule. Kaya hindi masusunod dyan ang tama. Siyempre, ang dami nang na-appoint, di ba? Isa na lang yata yung hindi nila na-appoint dyan. Na natitira, mga kaibigan. Eto na. Meron daw tumawag kay Senador Lacson para siya ipakiusapang tigilan ang pag-atake sa mga katunggali sa na tumatakbong Pangulo, mga kaibigan, doon sa kampanya na kanilang sinasabi, mga kaibigan, na sila ay laban sa magnanakaw. Eh, sino itong presidential candidate na ito? Aba, eh, your guess is as good as mine. Kailangan pa bang i-memorize yan? May sinasabi naman itong isang arsobispo, mga kaibigan, na si Narcos Jr. ay banta sa Pilipinas.
dami pang issue na hindi na natin napapasadahan sa mga nagdaang araw. Yun lamang bumagsak na helicopter na susunduin sana si Chief PNP Carlos. E dun ho susunduin sa kwan sa isang exclusive resort kung saan nag-meeting si Sara Duterte na hindi dumating si Bongbong, si Narcos Jr. At ang may-ari ng resort ay dating crony, mga kaibigan, na ang anak po ay naabsuelto sa kasong droga. Si Ongpin ba yun? Ano ginagawa ni Carlos doon at doon siya nagpapalamig? Gayong meron nga pong kwan doon usapin dahil sa anak na ika nga binangketa ng PMP yung kaso. Di ho ba? Kahit sabihin mo pang siya ngayon ng PNP chief, di ba sa piskalya lang yata na basura yon? Di naman na basura sa hukuman. Ngayon, pagka ganun ho, pwede pang buhayin yung kaso. Pwede pa ulit-ulitin yun, di ba? Maliba na kung sa hukuman na dismiss yun. Ang pagkakaalam ko, sa piskalya pa lang lintikan na gagawa ng pera talaga . Bueno, mga kaibigan, ito ho ang mga sunod-sunod na magagandang pangyayari. Marami pa ho yan. Meron pa nga, hindi ko binabanggit . Yung mga dating cabinet member at official sa administrasyon ni Gloriang Macapal Arroyo, ha? Mga kaibigan, ang nagpahayag na rin ng kanilang suporta kay Vice President Lenny Robredo. Pero meron diyang video si di ba si dating Chief Justice Hilario Davide. Ha? Nung isang araw pa yun hindi natin napapakita . Nandiyan ba? Meron diyan nung isang araw pa yun . Pero itong Catholic Educational Association of the Philippines. Ito'y organisasyon ng mga Catholic schools sa buong Pilipinas na nagsagawa ng kanilang actual survey. Ha? Hindi ito. Ito mga talagang ang sinarbey taga ron sa eskwela. Kasama na yata pati faculty. Mga kaibigan, si Vice President Lenny Robredo po ang nanguna sa kanilang presidential candidate survey ng Catholic Educational Association of the Philippines o CEAP. Si Robredo po ay nakakuha ng 52.75%. Ito yung binabaliktad ng SWS o katumbas ng 1,624 preference votes. Ibig sabihin yung kursunada na sinusunda naman ni Narcos Jr. na nakakuha lamang ng 24.54% o katumbas ng 758 votes. Ibig sabihin po, mahigit sa kalahati ang lamang ni Vice President Lenny Robredo. Samantalang itong patay gutom na maging presidente na si Iscoyucot Moreno ay pumangatlo lang na malayo. Ha? Ang nakuha lamang ay 9.61% o katumbas ng 297 votes. Habang si Senator Panpilo Lacson ay pumang-apat na meron pong 3.53%
o 109 na boto. Alam nyo, dapat mabaliktad yan eh. Dapat si Isko ang kulelat na sa mga kandidato. Mga kaibigan, kasi napakasama ng track record nito. Ha, mga kaibigan? Pangalawa ito, sa pinakamasama ang track record pagkatapos ni Narcos Jr. Ewan ko yan si Narcos Jr. nandidiring magpahawak, pero ultimong anak niya nababahuan sa kanya. Gusto niyo makita, mga kaibigan? Ito yung video. Sa iba'y walang kahati, tagus hanggang bungo ang sakit para mong hinati. Nagpunas pa ng mukha ng bunga nga pagkatapos halikan eh. Yan, uulitin oh. Oh, hindi pa ho, ano yun ha, pisngi lang yun. Pisngi sa pisngi, cheek to cheek, mga kaibigan. Ha? Abay, nagpunas at kinuskus pa nung anak niya yung ilong niya. Mga kaibigan, eh pagka ganyan kang nangangamoy ka pala, aba eh wala kang karapatang mandiri. Eh pero may nabanggit na tayo nung isang araw na kumakalat na balita na hindi maganda ang kalagayan ng kalusugan ni Narcos Jr. Siguro kaka ewan natin kung ano ang ginagawa, di ba? Ngayon ito ho, si Pacquiao ay pumanlima na 0.87% lang o 20 boto lang ang nakuha. Hindi na tayo magtataka ron, di ba? O, si, ibig sabihin yung si Isko, kahit papano may naloloko, eh ang sama ng track record niyan, mga kaibigan. O, si Calio Didi Guzman, eh merong 0.26% o 8 boto lamang. Yan din, hindi nakatakataka. Sapagkat hindi naman ganong kilala yan, di ba? Kilala lang siya sa sektor ng mga manggagawa o mga kaibigan. Ayon sa SEAP, merong 8.61% ng mga respondents o katumbas ng 266 na boto ang nag-abstain. Ibig sabihin, wala silang pinili, di ba? Oh, ito ho'y second o 2022 National Election Pulse Google Survey na isinagawa ng SEAP. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng Google. Pero puro mga taga-universidad ha, ng Catholic School sa Pilipinas. Isinagawa ng SEAP Research Unit mula January 24 hanggang February 4. At meron pong 3,089 respondents. Ibig sabihin, mas malaki pa yung sample na ng kanilang survey kesa sa sample ng Pulse Asia ha at saka ng SWS. Mga kaibigan, doon 2,000 lang eh, di ba? Oh, mas marami-rami ito at kapani-paniwala kumpara sa kanila sa lahat ng mga survey na nagsusulputang hindi naman maipaliwanag kung bakit sila dapat paniwalaan yung credibility nila lahat, di ba? At least ito, alam mo, puro eskwela, hindi ba? At itong 3,000 mahigit na ito na respondents o nag-respond, tumugon doon sa survey, nagmumula sa mga botanteng may edad na 18 to 25, 26 to 35. Ha? Yan ang mga edad, ha? 36 to 45, 46 to 55, at 56. Ha? Mga kaibigan, si Robredo daw po ay nakakuha ng pinakamataas na bilang ng boto sa lahat ng
bracket ng edad, di ba? Yung kwan, lahat ng edad na binanggit natin, mula sa bata hanggang matanda, mga kaibigan, except, ha, maliban lang daw among the students and alumni groups where Marcos was shown to have the upper hand. Maliban daw po dun sa mga ang estudyante at mga alumni, yung mga grupo, ha, nagmula doon sa mga kontrolado ng mga Marcos. Ibig sabihin, Region 1 yan at Region 2, di ba? Na mga eskwela dyan. Oh, pero doon, maliban doon, wala na. Oh, para naman sa Vice Presidential Survey, ha, ito, mapapansin ninyo, sabi ko nga, mararamdaman ninyo eh, kahit na wala yung survey na yan eh. Ang kapansin-pansin na pagtaas ni Kiko Pangilinan, mararamdaman mo na eh. Yun lamang nagpunta sila sa Tarlac kasama si Sharon Cuneta, hindi ba? Ang daming tao. Kasi si Pangilinan, ang, sa pagkakaalam ko, Kapampangan din yan eh, di ba? Oh, para sa Vice Presidential Survey nitong SEAP, yung running mate ni Vice President Robredo na si Kiko ay nag-number one din at nakakuha siya ng 30.37%. Katumbas ng 938 preference votes. Yun namang pumangalawa ay si Indaya Sarajeng Potpot. Ha? Naika nga po, double time sa paggapang, ha? Para manalo. Ibig sabihin, mahina talaga eh, di ba? Mga kaibigan, kasi ba't ko naman iboboto ito? Ano ba na ipakita nito? Ha? Mga maliban sa siya'y naging anak ni Digong nyo. Sipin mo, katandem niya, anak din, di ba? Parehong hindi magandang track record ng pagiging presidente, di ba? At alam naman ninyo, sumikat lang si Indaya Sara nung nanapak ng sheriff, di ba? Marahas na tao. Yan, sa pagiging marahas na tao. Maliban doon, wala na tayong alam, mga kaibigan, na matinong nagawa ito. Katumbas lang ng 938. Si Kiko pala yun, 30.37%. Ang boto ay 938. At itong si Sara Jeng Potpot na pumangalawa na ang nakuha po ay 26.84% o 829 votes. Malaki pa aabante ni Kiko eh. Nagsisimula pa lang eh, di ba? Si Kiko. Oh. At ayon sa SEAP, nadumina ni Vice President Robredo ang 11 region. Ha? 11 region sa buong Pilipinas. Habang si Marcos ay kumuha ng mga boto sa 5 region lang. At si Pacquiao sa isa lang na region. Itong top 12 senatorial candidates, meron din 12. Hindi naman tumutugma, hindi rin tumutugma ito sa inilalabas na survey. Hindi ko nababasahin ang mga pangalan dahil masyadong marami. Kaya kayo, kung nakikinig kayo dito, mga kaibigan, at kayo ay sumusuporta kay Vice President Lenny Robredo, sikapin ninyo, tangayin ninyo lahat ng matatangay ninyong kandidato niya. At magdagdag na lang kayo kung ayaw nyo dun sa iba. Magkanya-kanya tayo. Meron akong pipiliin para sa akin
para dun sa hindi niya kandidato na aking susuportahan sa programa natin, mga kaibigan. Bahala kayo sa iba. Kasi kailangan ni Vice President Robredo ang tulong ni Kiko Pangilinan. Mahirap na pagka pinalusot natin ang mga may binabalak na masama, di ba? Wala ring mangyayari. Halimbawa, ito, ha, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Pag si Vice President Robredo naging presidente, babalik na ang kaayusan ng ating lipunan. Ang flow ng government. Yung takbo ng gobyerno, di ba? Yung, kasi ito, 6 na taong hindi gumana itong gobyerno. Isa lang ang gobyerno, si Digong nyo. Tsaka yung ilang alipores niya. Ha? Pamilya. At tsaka yung kanyang tumakbo-takbong senador, pero laging nakadikit sa kanya. Binababo yung separation of powers, di ba? Yung pagkakahiwa-hiwalay ng mga sangay ng gobyerno. Siya lang ang sumalaula nun sa lahat ng panahon dito sa Pilipinas. Kung umastay, akala mo kung sino, ang balak pala maging presidente. Ha? Kunyari, para protektahan yung si Digong nyo. Di ba? Si Rao, sasamahan niya kahit hanggang saan eh. Hindi samahan niya, di ba? Wala tayong problema rin, gusto niya yun eh. Pero yung babuyin mo, yung sistema ng ating gobyerno, that is another story. Yun ang pinaka-importanting hindi dapat ginagawa, mga kaibigan. So, kailangan ni Vice President Robredo ang makakatulong para hindi magtagumpay kung anuman ang masama nilang mga binabalak after election, mga kaibigan. Pagkatapos ng halalan, upang mas lalong maipatupad ni Vice President Robredo ang katinuan sa ating lipunan at sa ating pamahalaan. Hindi gumana ang gobyerno eh. Mga kaibigan, walang napala ang taong bayan dito eh. Hindi ba? Iba-iba ang utos dito. Depende. Mga kaibigan, kikilos lang pag may nangyari, magpapalabas sa media, di ba? Para masabi lang, existing sila o may tao pa pala rito sa gobyerno, di ba? O, yun lang ang purpose noon for public consumption. Hindi gumana ang gobyerno at gumulo ang ating lipunan. Nabuhay sa malaking takot ang mamamayan sa loob ng mag-aanim na taon. So pag pinayagan natin na iba ang nanalo, magulo ang Pilipinas. Tandaan ninyo yan. Yan ang mangyayari, mga kaibigan. Hindi pa rin kayo naniniwala sa akin kasi gusto nyo lahat na lang nang sasabihin natin magkakatotoo. Bakit natin naantayin yun? Di ba? O katulad ngayon, sinasabi na ngayon ng isang arsobispo yung sinasabi nating matagal na si Digong nyo at saka itong mga Manchurian candidates ni Digong nyo, yan ay magsasapanganib sa Pilipinas. Sinasabi ngayon yan ni Arsobishop Soc Villegas. Ako matagal ko nang sinasabi yan eh. Yan yung mga senaryo na mangyayari kapag hinayaan natin na madaya si Vice President Robredo. Kinakailangan ang boto ay ipaglaban. Sapagkat ang kalayaan ay hindi po libre yan. Ha? Ipinakikipaglaban po yan. Katulad ng ginawa ng marami ng nauna sa atin kung papano nila ipinaglaban ang Pilipinas. Ha?
Simulan mo sa mga naunang bayani hanggang kay Ninoy Aquino na nagtaya ng buhay. Ha? Lumaya lamang tayo sa pagkabusabos, mga kaibigan. Ngayon, bakit magiging panganib ang ibang kandidato malibang kay Vice President Robredo? Ang sagot na riyan, nasabi na rin natin sa mga nakaraan, paulit-ulit nga tayo. Yung isa, nakukulitan na sa atin eh. Eh hindi naman araw-araw napapakinggan tayo eh. Diba, nung yung nakinig ngayon, hindi nga naman siguradong bukas makikinig ulit yun. Diba? Minsan may naligaw, diba? Minsan hindi. Oh, ngayon, kailangan eh, kasi importante. Katulad nga sa issue na lang ng mga nasa media, ako mismo nagsasabi, itong panahong ito ng eleksyon, ito ang natatanging eleksyon na ang mga nasa media ay hindi pwedeng hindi gumawa ng kanilang stand. Hindi pwedeng hindi sila magdeklara ng kanilang stand. Pinapaligoy-ligoy pa nila eh, di ba? Pinapaligoy-ligoy eh. O mga kaibigan, bakit? Sapagkat ang nakasalalay sa eleksyong ito ay kapakanan ng bansa at ng mamamayan dahil sa pananakop ng China dito sa Pilipinas. Tingnan ninyo nangyayari ngayon sa Ukraine. Ha? Eh hiwalay na sila sa kwan eh. Sa Russia eh. Di ba? Eh pero pinakikialaman pa rin sila. At sila ay pinakikialaman sa desisyon nila, di ba? Na sumanib sa organization ng mga malalaking bansa, yung NATO. Oh, mga kaibigan, eh yung Ukraine, eh, mayamang bansa pala yan eh. Hindi naman natin katulad yan na binubusabos ng mga nasa gobyerno natin. Kaya hindi makaagapay ang mga mamamayan, niloloko ng mga nasa gobyerno, di ba? Pinagnanakawan, pinagsasamantalahan. At ito na rin ang huling pagkakataon natin na meron pa tayong nalalabing isang tao na magmamalasakit para sa atin. Garantisado, hindi po ito suntok sa buwan. Ang pagpili mo kay Robredo, hindi po baka sakali sapagkat napatunayan na sa pamamagitan ng kanyang track record. Kaya sinasabi natin, bakit ka susugal? Di ba? Oh, eh kung matalo ka sa sugal eh, di ba? Hindi naman mas lamang ang talo mo sa sugal. Eh dito na tayo, tumaya sa sigurado. Bakit ka tataya sa hindi mo sigurado kung mananalo ka? Hindi ba? Oh, hindi ba? Diba? Bakit mga nganib ang bansa? Sinabi na natin yan. Maliban kay Lenny Robredo, wala nang pinagtitiwalaan ang ibang bansa na mamuhunan dito sa Pilipinas, kundi siya. Hindi ba? Mayroon mga naglabas na pag-aaral yung numura, di ba? Matagal na yan, ha? Very credible yan, mga kaibigan. Meron pa yung European countries, mga kaibigan. Sinasabi nila na tanging ang may kakayahan na patakbuhin ang ekonomiya ng Pilipinas, eh walang iba kung hindi si Robredo. Unang-una, ekonomista siya, hindi ba? At doon pa lang sa performance niya bilang Vice President, na ipamalas na niya ang pagpapatakbo ng pananalapi na kahit kakarampot ang budget na sinadyang huwag siyang bigyan ng pagkakataon. Ang ginawa pa nga eh, from day one, eh, walang ginawa kundi siraan, lapastanganin at bastusin siya. Di ba? Yun ang purpose nila. Sapagkat
ang gusto nila ay magtagal sa pwesto. Dahil sa balak nilang magtagal sa pwesto, panganib itong si Robredo, di ba? Sapagkat hindi mo pwedeng bayaran ang pagkatao nito, hindi mo pwedeng kasabwatin sa katarantaduhan. Alam nila yon from day one, kaya sinikap nila na siraan yan. At wag bigyan ng sapat na pondo kahit na nakikita nilang itong pondo ay siguradong mapupunta sa mga programa niya, mga kaibigan. O, katulad ng ginawa niya ngayon sa Office of the Vice President, kitang-kita natin yan. Huwag tayo magbubulag-bulagan na kamukha ng mga troll, hindi ba? Kitang-kita nating lahat yan. Wala ka nga maipintas, kaya kung ano-anong imbento ginagawa eh. Di ba? Kung kapintasan, pati sa pagkatao, sino ba walang kapintasan? Di ba? Mga kaibigan. Eh yun nga si Gadong eh, may sayad na ulo, namimintas pa eh. Di ba? Oh, kumakasigaw, Bobo! Eh pala siya pala yun. Tatakbo pala siya, akalain mo eh, siraan niya yung survey. May plano pala siyang kumandidato. Andiyan ba yon? Pakita mo nga yun. Ngayon eh, sa survey, nababayaran nila yan. O kaya sila mataas sa survey. Eto, nung hindi nila nababayaran ang survey, eto, ang sabi ni Gadong. Ha? Wala? Iba sinasabi niya nun eh. Sa sinasabi niya ngayon eh. Tsaka gusto ko ngayong sabihin ni Atty. Katok Este Gadon, mga kaibigan, yung sinabi niya sa interview sa kanya ni Karin, ano pangalan noon? Cara David. Yung maganda legs. Ang ganda ng legs doon, nakita ko yun eh, mga kaibigan eh. O si Cara David. Tinanong siya, di ba, tungkol sa Muslim ang sinabi niya na pagpapapatayin niya raw yung mga kababayan nating Muslim sa Mindanao, dadalhin niya raw doon yung armed forces at pagpapapatayin niya. Tinanong siya, pati bata, babae, lahat yan. Dapat ubusin ang lahi niyan. Mga kaibigan, palagi ko galit sa reliyon ng Muslim ito eh. Yun ang gusto kong ulitin niya ngayon sa kanyang kampanya. Dahil tumatakbo kang senador eh, di ba? Sa tikit pa ni Bongbong, palibasa yung paglipol sa mga kababayan nating Muslim, ginawa ni Marcos yun eh, nung araw eh. At pinagpatuloy ni ERAP yun eh, binalak pagpatuloy ni ERAP yun eh. Wala lang yata sumunod kay ERAP eh. Mga kaibigan, di ba na ikwento na natin? Ngayon, di ba alin na yan? Mamaya na yan. Yun ang sinasabi ni Arcebishop Sok Villegas, pero kulang yun sa kanya. Yung panganib na sinasabi niya, panganib lang dito sa Pilipinas. Yun sa atin, sa konteksto ng pangkabuang relasyon natin sa iba't ibang bansa na sinira ni Digong nyo. Di ba sinira niya relasyon natin sa mga bansa, kung ano-ano pinagsasabi niya, pinagmumura niya, binaboy. Akala mo may atraso yung mga tao eh, kung pagsalitaan eh. At saka akala mo superpower, daig pa superpower kung magsalita eh. Mga kaibigan eh. Bakit mga nganib? Inanalyze na natin ang simpleng-simple eh, mga kaibigan. Hindi na tayo kakausapin sapagkat lahat yung kandidato malibang kay Vice President Lenny Robredo, ang kanilang pananaw ay kumiling sa China. Na yung pagkiling sa China, yan ang magsasapanganib, mga kaibigan, sa seguridad ng mga malalaking bansa at maliliit na bansa. Ha? Sapagkat ang pagkiling mo sa China ay katumbas, mga kaibigan, na sang-ayong ka
sa mga pulisiya ng China na mawala yung freedom of navigation. Di ba? Yung pagdaan-daan ng mga barko dyan sa ating mga karagatan na naghahatid ng mga kalakal. Di ba? At hindi lamang yan kasi panganib, magiging panganib sa siguridad ng maraming bansa ang pagkiling sa China dahil itong Pilipinas ay nas itinuturing na strategic defense ng Estados Unidos. E sino ba ang Estados Unidos? Ang Estados Unidos ang siyang pinagkakatiwalaan at sa kanila idinidepende ng mga malalaki at maliliit na bansa ang seguridad ng kanilang mga bansa. Na kapag ka nawala ito, ha, mga kaibigan, at ito'y sinakop ng China dahil sa pagkiling nitong mga ito, pagpabor, ha, sa mga pulisiya ng China, ang mangyayari po, manganganib ang kanilang seguridad. Kaya ang gagawin nila ay kakalas na sila sa pakikipagrelasyon sa Pilipinas dahil panganib na kayo sa security. Ituturing na tayong security threat. Hindi lang ang mga nasa gobyerno, kundi maging ang mamamayan. Kaya mahihirapan na ang mga mamamayan na makapasok sa mga bansa na yan na nakikiisa sa Amerika, mga kaibigan. Hindi ba? Magkakahirapan na. May kakayahan ba tayong itaguyod ang pansarili natin? Makatatayo ba tayo sa pamamagitan ng sarili natin? Lalo tayo ay sakmal ng China sa palagay ninyo? Oh, siyempre ang China, wala nang makalalaban diyan, hindi ba? Hindi ka na pwedeng kumontra. Katulad ng polisiyang pinatutupad nila sa China na diktadorya, mga kaibigan, at walang kalayaan ang mga tao na likas na kalayaan ang tao na lahat na lang ay nakasalalay sa idinidikta ng gobyerno. Ganon din ang ipapatupad na patakaran dito. Bakit mo papayagan yun? Manganganib pati ang seguridad natin. Hindi naman natin kalaban yung mga bansa na eh. Sila na nga nagsabi. Di ba? Hindi naman kalaban. Ba't mo ginagawa ng away? Dahil dyan sa pagpabor nila sa China, sapagkat ang pagsakop ng China sa atin, isang purpose eh. Sirain yung lakas eh. Di ba? Ang pakikipag-ugnayan natin eh. Para magmukha silang gusto nilang palitan ang mga superpower, katulad ng Amerika. Dumepende. Ba't naman didepende sa'yo? Ano ba kailangan sa'yo ng maraming bansa? Wala na tayong kailangan dyan eh. Sila nga may kailangan sa atin, kaya ninanakawan tayo ng ating mga natural resources. Dahil wala na silang maipalamon, wala na silang mapagkunan kung hindi dito sa atin. At ang masakit, kinukuha na sa atin, pinabebenta pa sa atin, at ang ahente, itong gobyerno, ultimo ahente ng galunggong, yan si Piñol, tumatakbo sa tikit ni Senador Lacson, yan ang nagsimula ng importation ng galunggong eh. Sipin mo isda natin, kaya pag inuwi mo rito yung isda, binenta rito, yung mga nakakabili, nangangate dila eh. Bakit? Dinala na sa China yung frozen. Mga kaibigan, inimbak na ng matagal doon, kaya pag niluto mo, makati na sa dila, di ba? Ngayon, yan o ang dahilan. Kailangang makapanindigan pati ang media, di ba? Sinasabi nitong itong mga tanga sa media na nagmamagaling, dapat daw maging fair ka ang media. Ha?
yung kape-pair ninyo, yan ang ginawa nila. Oh. Ah, siniraan pa ang media ang ginamit yung mga troll sa social media para magmukhang sila legitimate at ang media hindi na legitimate. Ah, para masira ang media. Oh, yan ang trabaho nila kamukha sa China. Mga kaibigan, na kung ano yung sasabihin ng government media, yun ang totoo kahit na hindi totoo yun. Oh, dito, ginagamit ngayon muna ay troll. Di ba? Oh, mga kaibigan, bakit kailangan ang media ay manindigan? Dati na natin itong sinasabi, kapag interest ng bansa at mamamayan ang issue, kailangan nasa panig ka ng iyong bansa at ng kapwa mo mamamayan. Kamukha ng mga bansang Singapore, oh, mga kaibigan, hindi naman komunista yan, di ba? Yung bansang yan. Pero natatandaan ko yung panahon na bibitayin yan si Flor Contemplacion, nagkaroon ng public outrage dito sa Pilipinas dahil sa saan? Sa emosyon. Sa awa kay Flor Contemplacion. Ang umiral ay yung pong emosyon, nabulag na sila ang marami sa atin doon sa mga batas. Di ba? Kaya ang ginawa ng mga newspaper, lahat doon newspaper, kampi lahat sila sa batas at sa kanilang gobyerno. Kaya pinagtawanan tayo. Ha? Hindi nyo ba alam, Anya, na meron kaming batas? Ha? Na dapat ipatupad laban sa mga nagkasala? Pinagtatawanan tayo. Nagkaisa sila. Bakit? Interest ng bansa yung nasisira eh. Di ba? Oh. Mga kaibigan, nagkaisa media. Ganon din naman sa China. Pagkakaisahan ka rin, ha? Di ba? Pagka-interest nila. Pati mamamayan nila. Ganon. Di ba kinukwento ko sa inyo na minsan nagpunta ako sa Phuket, sa Thailand. O, yung pinuntahan ko ron eh. Ang mga in-laws eh, mga in-chick galing China. Eh, nagkataong kasabay kong dumating doon. O, doon lang kami parehong nanuluyan. Eh, yung Pilipino, yung asawa niya, in-chick. Mga kaibigan, ba'y galit sa akin yung in-chick eh. Kasi raw, meron daw tayong away sa China. Eh, gago, di ba? Oh, galit sa akin eh. Nakuwang ko lang eh. Na-diplomasya ko lang eh. Na-bola ko lang yung asawa eh. Wala siya nagawa. Oh, yung asawa eh. Eh, sinabi ko sa asawa niya, kumakain kami eh. Ang sabi ko sa asawa niya, ikaw ba nanay niya? Akala ko, kapatid mo lang siya. Kumirengking yung in-check, mga kaibigan. Ngayon lang siya siguro nakarinig noon eh. Ang pangit nung in-check eh. Ha? Ang pangit nung mag-asawa eh. Mga kaibigan, pandak pa yung asawa niya. Parang si Kohol, ang itsura na in-check. Oh, eh yung babae, medyo may itsura naman kung doon sa asawa niya, ha? Eh parang hindi bagay, na? Eh pero matanda na, may edad na. Maputi lang pero pangit na. Eh, pagpaumanin niyo, hindi ko type eh, mga kaibigan eh. So nung sabihin kong, ha? Ha? Eh sa harap namin eh. Meron pa kaming isang taga Norway na nagluluto rin kaharap namin, kasabay naming nagdi-dinner eh. Yun ang nagluto nung kinakain namin. Cook, chef, mga kaibigan. Abay, nagulat sila eh. Sandali silang natigilan eh. Tapos itong babaeng in-check, nagkatinginan sila nung asawa niya. Yung babae, ang ngiti hanggang dito sa tenga, mga kaibigan. Ha? O edi, lumambot na ngayon. Kaya lang nung una, ayaw akong kausapin. Sama makatingin ng demonyong yun, mga kaibigan. Nakukwento ko lang to.
Tayo dapat manindigan kahit nasa media ka, katulad ng ginagawa natin ngayon. Kaya kong idepensa ang aking posisyon sapagkat ang nakapaloob dito ay interes ng bansa. Kung papano ginawa at ginampanan ni na Dr. Jose Rizal, ni Plaridel, Andres Bonifacio bilang mga journalist ang kanilang pagmamahal sa bansa, eh ganun natin dapat gagampanan ang propesyong ito na minana lang natin sa kanila. Di ba? Minana lang natin ito eh. Sila nagpasimula nito eh. Nung bang sila'y naglalabas ng periodiko, sumusulat sila ng periodiko. Ano ba ang purpose nila? Ha? Ang purpose nila ay malabanan nila yung propaganda ng dayuhan dito sa atin. Kasi nga, laso nang nilalabas, kasi nungalingan eh. Sila ang masama eh. Ha? Oh. Yun ang dahilan kung bakit gumawa sila ng underground publication, mga kaibigan. At para mabasa rin, maging sa Spain, kung ano ang kalupitang ginagawa rito sa mga Pilipino, mga kaibigan. Hindi ho ba? Kaya yun ang malaki ang naging kontribusyon para mamulat ang mga mamamayang Pilipino noong panahon na yun. Na yun ang dapat din gampanan sa kasalukuyang panahon ng mga Pilipinong mamamahayag. Kung ikaw ay may pagmamahal sa bansa, kaso hindi ko alam kung ilan yan. Sa naririnig ko at na babasa ko minsan, eh kokonti, mga kaibigan, ang naninindigan. Iilan ang naninindigan para po sa panig ng kanyang bansa at ng kanyang mamamayan. Ganun po yan eh. Pakinggan muna natin itong isang mensahe po dito. Si Senator Sonny Trillanes, kilala natin bilang matapang at walang takot na lumalaban sa mga pagmamalabis sa gobyerno. Mapapresidente o mga kilalang pangalan sa politika, tumindig siya para panagutin ang tiwali, kahit pa siya ay makulong. Kaya naman nung naupo siyang senador noong 2007, ang isinabatas niya mga panukalang magre-reforma sa pamahalaan at tutulong sa ating mga kababayan. Noong 2019, bago matapos ang termino niya, pinarangalan siya ng Senado bilang most productive senator dahil siya ang may pinakamaraming naisabatas na national bills bilang principal author at principal sponsor. Maliban pa ito sa mga natulungan niya sa mga programa niya tulad ng medical assistance and scholarship programs. Ngayon tumatakbo siya para makabalik sa Senado. Tiwala akong ipagpapatuloy niya ang nasimulan niyang mga advokasya. Ang anti-corruption campaign, economic recovery and poverty alleviation, at peace and order. Kailangan natin ng kakampi sa Senado na di lang tutulong sa pagsulong ng mga programa natin, nang magbabantay sa mga susubok na magmalabe sa kapangyarihan, nang sisigurong mananagot ang umaabuso at nagsadlak sa atin sa mga problemang hinaharap natin ngayon. Ang bantay ng ating bayan, Senator Sonny Trillanes. Itong tahanan ng Panginoon o TNP, isang Catholic youth group, mga kabataan po ito. Inendorso rin nila si Vice President Lenny Robredo. At ang sabi nila, after our earnest prayer, reflection, and scrutiny, we, the members of the Board of Trustees of TNP, have decided to declare our support for Vice President Lenny Robredo as President of our Republic. Yan po ay ayon sa
kanilang nilagdaang pahayag sa pamamagitan ng kanilang pangulo na si Ricardo Lasatin. We strongly believe, anila, that Lenny Robredo is the worthy candidate or candidate. This is because of her proven ability, honesty, achievements for the people, especially for the poor, humanity, and above all, godliness. Eh, isang halos lahat sinasabi, di ba? Bakit nila nasasabi yan? Kasi nakatingin sila sa track record. Tayo, matagal na nating sinasabi, mag-ingat kayo kay Isko, fake yan. Lahat ng fake, ha? Na pagkatao, taglay na ni Isko, yung pagiging mapagpanggap. Bakit ko nasabi yun? At ngayon ay unti-unti nang nahuhubaran siya ng maskara. Oh, eh, kung hindi ba lumalabas yan eh, hindi kayo maniniwala sa akin. Yun ang problema. Kaya ako, hindi ako apektado ng mga nagsasabi. Wala anyang nakikinig sa'yo eh. Aba, eh, hindi ko problema yun. Kasi, unang-una, paano mo nasabi yun? Di nakikinig ka. Kaya mo nasabi. Pangalawa, kung walang nakikinig sa akin, hindi na ako may problema. Ang may problema, yung hindi nakikinig. O kita mo, ngayong nahuhubara ng maskara si Isko Moreno, nasasabi nung iba, eh tama palaan niya si Ka-Percy. Nababasa ko eh. Doon sa ibang forum na sa social media, siyempre pag binanggit ang pangalan mo, magkakaroon ka ng kwan eh, ng parang advisory, di ba? O, na nabanggit ang pangalan mo, bubuksan mo ngayon, nandun pala sa ibang forum yun. Ang daming bumabanggit. Tama pala ang sinabi ni, ni Lapid Fire. Ayan, mga kaibigan. So, kasi po, nasubaybayan natin eh. Hindi ba? Kaya nga namin sinasabi sa inyo eh, para magkaroon kayo ng awareness. Ha? Doon sa mga bagay na hindi ninyo alam. Bakit natin kinukwento ang eksperyensa na at natin diyan kay na Narcos sa pamilya nila? Para maikumpara ninyo. Eh kung ito, nakapaglingkod sa kanila, ha? Eh, walang napala ito, ha? Tulong nga, hindi natulungan, mga kaibigan. Nawalan pa ng trabaho dahil sa kanila. Oh, mga kaibigan, kaya namin sinasabi, sapagkat sino ba kayo? Eh, pinapangakuan lang kayo, track record na nila yan, mga ako, nakita ninyo. Pumunta sila ng Bacolod, di ba? Walang tao. Ha? Mga kaibigan, na meron sila, hinahakot, truck. Tapos in-interview ron, itong mga oligarch na crony ni Marcos dati, yung Yulo, oh, na may mga taniman ng tubo, mga kaibigan. Tapos yung kapatid ni Mike Arroyo, na lumpo na, congresswoman pa. Sipin mo yung kumandidato, lumpo, naka-wheelchair. Paano nanalo yun? Walang kalaban eh. Siguro binili yung kalaban. Eh lalo yan, probinsya yan. Di ba? Anong credibility nila magsalita? Di ba? Na sila'y kay Marcos, yun daw, ang dapat. Sabi, makakatulong daw sa industriya ng tubo, mga kaibigan. Eh, congresswoman ka eh, ba't wala kang ginawa? Di ba? Oh, tapos iaasa mo lang pala, kailangan to iboto mo. Ha? Kailangan makapanloko kayo ng tao para lang maisakatuparan yung sinasabi ninyo. Eh, congresswoman ka, ba't ka tumakbo? Di ba? Sino pinagsisilbihan mo bilang congresswoman? Di ba yan yung asawa dati ni Yung unang asawa ni Ramon Jacinto,
mga kaibigan. Oh. Isipin ninyo, yun daw ang ano, yun daw ang tutulong. Eh, congresswoman ka eh. Ba't hindi mo tinulungan? Anak ka ng mga kaibigan, oo. Anak ka ng poo. Anak ka ng poo. Pero tayo po ay magpapaalam muna sa ating mga taga-subaybay at nakikinig sa himpilang DWBL 1242 sa inyong mga talapihitan sapagkat tayo po ay napapakinggan Lunes hanggang Biyernes alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Pero wag po kayong alis, ipagpapatuloy natin ang ating FB Live pagkatapos lamang ng ilang mahalagang mensahe. Para sa mga pulpul! Para sa mga abusado, arrogante, walang kwentang nilalang, nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko, at kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire! Percy Lapid, matatag na sandigan ng mamamayan, pader na di kayang gibain, ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire! The top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Puro na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari, hindi padadaig sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong gana sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan nagmamahal sa'yo. Punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong gana sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko,